Hello guys, magsishare lang ako ng konting tips kung paano mag-acquire ng mga foreclosed properties sa pag-ibig. Papwede rin i-apply yung mga tips ko sa foreclosed properties ng mga bank or SSS or ibang government agencies. Pero ang particular na i-share ko is yung pag-ibig kasi ito yung ginawa namin recently. Una, nagkaroon ako ng idea na mag-acquire ng mga foreclosed properties dahil sa friend ko na nandito rin sa Singapore. Marami na kasi sila, siguro 3 or 4 na yung foreclosed properties nila na na-acquire nila at ginawa nilang paupahan. Pero yung mga foreclosed properties nila ay hindi galing from pag-ibig. Ito ay mga foreclosed properties sa bank o kaya mga direct sa mga house and lot owner. Bali, ang i-share ko is yung pag-ibig kasi nung shinare niya sa akin yung website, nag-filter lang ako first ng lugar kung saan ang gusto namin. So, finilter ko yung taga Cavite kasi ako. So, nag-filter kami sa Dasma, nag-filter kami sa Imus, sa Trece. Tapos, tinignan namin yung mga price. Kung ano yung sa tingin kong pasok sa budget, yun lang din ang mga finilter ko. Merong malalaki, mahal, meron ding mura. So, ang pasok lang sa budget kasi sa akin is yung maliit lang at saka yung doon lang tayo sa totoo, yung talagang kaya natin yung capacity natin magbayad. So, nakakita kami ng bahay sa Dasmariñas, Cavite. Actually, nagustuhan namin yon dahil una, mababa lang yung presyo at saka malapit sa lugar ng misis ko at saka lugar namin sa bahay namin sa Imus. Pero dito sa website na ito, wala pang pictures. So una, napusuan namin yung lugar at saka price. So before tayo mag-decide na yun na ang kukunin natin, kailangan i-check muna natin yung area. So kung OFW kayo, kailangan meron kayong katiwala or mauutusan para i-check yung site mismo para makita natin kung anong status na ng bahay, kung sira-sira ba o may nakatira ba o wala. Pero usually sa website na i-check natin, nakasulat na doon kung occupied pa or unoccupied na yung lugar. Pero it's better to check kasi minsan kahit naka-unoccupied pero minsan may mga nakatira, minsan may mga nakaskuat. So kailangan natin i-verify yung bahay. Tapos doon din po sa website meron ding mga checklist kung ano yung mga dapat nating i-check para bago tayo mag-decide at patuloy sa bidding sa pag-ibig. Kasi yung mga foreclosed properties ng pag-ibig, kailangan natin makipag-bid sa pag-ibig para kung sino ang mga mananalo at makapag-bid ng mas malaking price sa bahay, sa kanya maa-award yung bahay. So, eto na, chinek na namin yung bahay. Meron kami tatlong bahay na nakita sa village na ito. So, pinuntahan ng wife ko at saka ng sister-in-law ko yung tatlong bahay. So, yung dalawang bahay may nakatira pero hindi sila nakapagtanong kasi pa pwedeng mag-humirentado yung mga kasalukuyang nakatira kasi foreclosed yung bahay nila. So, pinicturean lang nila yung labas. So, estimate lang namin kung ano itsura ng labas. Tapos yung isang bahay na napili namin, walang nakatira. Pero sa website, nakalagay siya is occupied. Later on, nalaman namin na pag-aari pala siya ng school at existing na canteen siya, kaya walang nakatira dahil canteen siya ng school. So, yun ang napili namin. So, ang next na procedure na is kailangan na namin i-process yung mga documents o papers na ipapasa namin sa pag-ibig. Yung mga list of documents sa website na ito, makikita rin natin at i-redirect din tayo sa website ng pag-ibig. So, kailangan lang nating i-prepare lahat yon yung nakalista doon. Ang una-una kasi, kung ako yung makikipag-bid, tas nasa ibang bansa ako, so, mag-a-assign ako ng katiwala sa Pilipinas, i-SPA ko siya. So, kailangan i-kompletuhin ko lang yung documents at mag-request ako ng SPA na authenticated dito sa embassy ng Singapore. Nasa Singapore kasi ako. And then, finorward ko na lahat ng files sa misis ko sa Pilipinas. Pero kasi ang bidding time ng pag-ibig, meron lang silang time frame. For example, kailangan makapagpasa kami ng proposal namin ng bidding within July 28 to August 2. Meron lang siyang mga ganon. So, talagang nung nakita namin kagad yung bahay, tas 1 week na lang yung pagitan, nirush ko talaga yung pagpaprocess ng mga documents. Madali lang naman asikaso yung documents. Nandun naman lahat nakasulat sa checklist kung ano yung mga dapat sundin at mga dapat fill upan. So, yun yung
in time rin, in God's grace din, na-complete din namin kagad lahat. Tapos naipasa ko sa misis ko, pina-DHL ko sa kanya. Actually, muntik pa ngang hindi umabot kasi last day ng pasahan, last day din dumating yung DHL ko sa Pilipinas. At that time, until 4 p.m., bukas ang pag-ibig dito sa Business Park sa Pasig, sa Mandaluyong. So, dumating yung pina-DHL kong documents around mga before lunchtime. So, napirmahan din ng misis ko. Tapos, nakapasok siya sa white envelope. Tapos, dali-daling dinala niya doon sa pag-ibig. Pag nakompleto niya naman na yung requirements, nakapasok lang siya sa isang white envelope. Tapos, isasabit lang doon. Isasabit yung registration form saka yung bid, yung offer niyo to bid. And then, mag-aantay lang kayo ng result kung sino nang mananalo. Ang criteria for bidding po, una-una, ang mananalo is kung sino yung pinakamataas ang offer niya. At ang second na priority is kung ano ang mode of payment na pinili nyo. Kasi we have 3 mode of payment sa pag-ibig. Papwedeng cash, papwedeng short-term installment, at papwedeng long-term installment. Ang kinagandahan dito sa napili namin pag-ibig is for closed properties siya with discount. So, kung cash ang pipiliin mo, meron ka pang 20% discount less. Kung short-term naman, I think 10% less. At kung long-term is walang discount. So, since maliit lang naman yung nakuha namin, pinili naming properties, pinili ko na mag-cash. Kasi supposedly, itong pera na to, supposedly pang sasakyan namin in the future. Pero kasi dahil pandemic pa naman at hindi pa ako makakauwi, I think para hindi lang nasa bangko, i-invest ko to sa paupahan, which is hindi po para sa bahay namin at hindi kami namili ng magandang house talaga kasi hindi naman namin titirhan. Ang purpose namin is kahit pangit yung house, as is iparenovate mo lang ng konti, tapos papwede mo na siyang mapaupahan sa iba. So yun po ang purpose namin. So, nag-antay lang kami ng result na lumabas yung kung sino nanalo sa bidding. Tapos, nung lumabas na yung result, sino nanalo sa bidding, nag-email sa amin ang pag-ibig at nag-text sa phone number namin. So, sabi na kami nga raw ang nanalo sa bidding. Siguro, I think, wala kami kalaban na ibang nag-bid. Kasi yung napili naming bid second posting na siya for bidding. So siguro walang ibang nakipag-bid kasi ang price na in-offer ko is hindi ko naman tinaasan ng todo. Dinagdagan ko lang ng 1,000 sa original, sa minimum bid price para kung sakali may mag-bid ng eksaktong price, mas mataas ako ng 1,000. So ganun lang ang ginawa ko. So siguro by grace of God talaga para sa amin talaga, binigay siya ni Lord kasi on time, nakahabol yung submission namin sa pag-ibig, tapos 1,000 lang yung dinagdag ko ng sa offer ng bidding, tapos kami yung nanalo sa bidding. So ang next procedure na is kapag ikaw na ang napili ng bidding, kailangan mo magbayad na ng 5% bid bond. Yung 5% bid bond, ito po yung 5% sa offer bid price niyo. So kunwari ang binid ko is 400,000, kailangan within one week kailangan makapagbayad na kami ng 5%. Parang yun na yung reservation. Kasi kapag hindi namin nagawa yun, ma-forfeit yung bidding namin at mapupunta sa second winner. So, nung naka-receive namin yung notification na kami ang nanalo sa bidding, pumunta kami kagad sa pag-ibig yung misis ko, yung SPA, para magbayad ng 5%. And then, pagkabayad ng 5%, ang sumunod doon, bibigyan ka na ng mga documents, at ang sumunod doon, kailangan mabayaran na in full or in short term or loan, kung anong mode of payment ang pinili nyo, within 30 days. So, ayan, nakuha na namin. So, at that time, nung nakapag bayad na kami ng 5%, binigyan na kami ng deed of conditional sale. At that time, pinuntahan na namin yung area, yung location, at in-inform namin yung HOA, yung Homeowners Association. Una kasi, mas maganda kung sa Homeowners Association tayo makipag-usap bukod instead na direct, para in case na
magka-problema, merong mag-mediate sa atin. So, nakipag-usap kami sa Homeowners Association, in-inform namin na na-award na sa amin yung unit na yon, yung area na yon. Tapos, in-inform ng Homeowners Association yung previous owner. Tapos, sabi nga ng previous owner, foreclosed property na ngayon. Tapos, yun, sinettle ng Homeowners Association. Tapos, nagbigay na lang kami ng period na ma-vacate nila yung lugar, ma-clear nila yung lugar para magalaw na namin. Pero kung hindi sila pumayag, papwede naman natin ding dalhin pa sa barangay or at may ibibigay rin na authorization to move in yung pag-ibig. So, yun yung mga papers na papwede natin ipakita na tayo na yung authorized na tayo na yung na-award na sa atin yung properties na yon. Tapos, yun na, nung na-clear na, nung na-clear na yung nung bahay ng dating may-ari, yun, nag-ano na kami, pinarenovate namin yung bahay. Tapos, nag-antay kami ng, sabi ng pag-ibig, mag-antay ng 2 to 3 months para sa title, para sa title ng properties. So, before kayo bumalik sa pag-ibig ng 2 to 3 months, kailangan tawagan nyo muna yung pag-ibig kung naka-ready na ba yung title. So, tumawag yung misis ko, actually, tumawag siya ng 1 month earlier. Kasi kailangan din ng title para sa pag-a-apply ng Meralco or ng tubig, ng linya ng tubig. So, sabi naman, available na. Kaso, pero dahil naka-MECQ pa, hindi pa nagpapaalaw ang pag-ibig na pumunta sa office nila para kunin yung title. So, nag-antay kami na mag-MGCQ or GCQ para makuha na namin yung title. Ang isa pa dapat i-consider pala bago kayo mamili ng properties na ibibid nyo, make sure din pala na yung mga previous Meralco bill or water bill or mga homeowners association or dues is or yung mga tax amilyar ng bahay is nasettle ng previous may-ari. Kasi kung hindi nila nasettle yon tas nakuha nyo na at may mga balance sila doon, kayo na ang magbabayad doon. Kaya papwedeng bago kayo mag-bid, kung may guts kayong i-verify yon sa existing na nakatira, you can need to check na. Pero papwede namang pag-usapan yan sa mga maayos na paraan para masettle. And then, ayun po. Pero may checklist po dun sa website kung ano yung mga dapat nating i-check bago tayo talaga mag-proceed. Talagang first time din po namin to, kaya hindi rin namin nasunod talaga yung tamang step by step. Pinagkatiwala na lang talaga namin kay God at pinag-pray namin na kung talagang para sa amin ay ibibigay niya. Tapos nung nag-MGCQ na sa NCR, pumunta na misis ko sa pag-ibig sa Makati. Actually, sa Makati na yung claim ng title. Kung yung pagpapasa ng bidding is sa Mandaluyong, yung pag-claim na ng title sa Makati na. So, pumunta lang siya doon. Tapos, yung pag-claim ng title, need ulit actually ng another SPA para sa pag-claim ng title. Kasi, yung SPA na pinasa natin nung una, para naman yung sa pag-bid. Pero sa pag-process ng title at pag-transfer ng title, kailangan ulit ng SPA ni Missy. So, nag-process ulit ako ng SPA dito sa Embassy ng Singapore at pinap-DHL ko ulit sa misis ko. Tapos, yun, pumunta na siya sa Makati Pag-ibig at para i-claim yung title. So, nakuha niya na yung title. Nakuha niya rin authorization to move in at saka yung iba pang documents. Pero yung title po, hindi pa po pala nakapangalan sa akin or sa amin. Nakapangalan pa siya sa previous owner. So, meron pa tayong next steps na susundin. Ang next steps is yung para isa conversion of title. Pero bago natin i-process yung conversion of title, meron tayong mga kailangan na asikasuhin na documents. Katulad ng mga certified true copy ng title galing sa sa LRA, sa Land Registration Authority ba yun? And then, yung mga tax declaration at saka tax clearance amilyar sa munisipyo, saka yung mga TIN verification sa BIR. Yun lang naman po ang mga aasikasuhin natin. At kapag nakumpleto na natin, yung ibang documents na, for example, yung payment, mga receipt natin na galing na sa pag-ibig, ibabalik po ulit natin to sa pag-ibig dun sa Mandaluyong, yung mga documents para po sa conversion ng title. Tapos, yung pag-ibig na po ang magpa-process ng conversion title para mailipat sa pangalan na natin ang title. Hindi ko lang po alam kung may babayaran dito, pero as far as I know, yung CGA or capital gain tax is charge po sa seller, which is sa pag-ibig. Kaya kami po, magpapasa pa lang po kami ng mga documents
para sa conversion ng title. And then, ang alam ko po, mag-aantay po ulit ng mga 2 to 3 months para po maklaim na po namin yung title sa pangalan namin. Yun lamang po, at sana po may napulot po kayo. Kapag meron po kayong mga katanungan, mag-comment lang po kayo sa video. At don't forget to subscribe at para makapagbigay pa ako ng mga iba pang tips about sa investment. God bless!